Ang gagawin ko po ngayon ay paghihibalin ko po ang nabubulok at hindi nabubulok na basura. Ano nga po ba ang nabubulok? Ang nabubulok ay pwede natin gawing fertilizer or pataba. Ang mga halimbawa nito ay balat ng prutas, papel, kahoy at iba pa. Ito naman ang hindi nabubulok. Ang hindi nabubulok ay nahahati sa tatlo. Mga halimbawa nito ay recyclable waste, reciclable waste at special waste. Nahahati ito sa tatlo. Bago po tayo magsimula, magsusuot muna po tayo ng gloves, face mask at face shield. Ayan, nagsuot ko na po lahat ng kailangan kong suotin. Ngayon, paghihiwalayin ko na po ang nabubulok at di nabubulok na basura. Ito naman pong plastic bottles ng Yakult ay ilalagay po natin sa di nabubulok na basurahan. Samantala, ito naman pong balat ng saging ay itatapon natin sa nabubulok na basurahan. Ito naman pong mga gamit na papel ay itatapon natin sa nabubulok na basurahan. Ito naman pong correction tape ay itatapon po natin dito sa di nabubulok na basurahan. Ito po naman pong paper bag ay ilalagay po natin sa nabubulok na basurahan. Ito naman pong malaking plastic bottles ay ilalagay po natin sa di nabubulok na basurahan. Ayan, natapos na natin paghiwalayin ang nabubulok at di nabubulok na basurahan. Ano po ang aral na napulot niyo sa paghihiwalay ng nabubulok at di nabubulok na basurahan? Ako po, ang natutunan ko po ay magtapon sa tamang basurahan para makatulong tayo dito sa ating kalikasan. Maraming salamat po! Ako po si Liren El Cusipag na nanggaling sa Tagapo Elementary School. Siyempre, kailangan din po natin mag-disinfect ng kamay.